Humanga naman ang European Union businessmen sa pagpupursige ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makahikayat ng mga investor kahit na halos mawala na siya ng boses sa mga pagpupulong sa ASEAN-EU Commemorative Summit. May ulat si Mark Fetalco. Umani ng papuri si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa mga negosyante sa Europe dahil sa kanyang commitment sa mga inisyatibo hinggil sa regional economic integration at pagpupursige sa kabila ng pagkakaroon ng sakit. Ayon kay Florian Gota, Executive Director ng European Chamber of Commerce in the Philippines, pinuri ng European businessmen si Pangulong Marcos na inilarawan ang summit bilang much-needed dialogue sa pagitan ng EU at ASEAN kasabay ng pagkilala sa kahalagahan ng EU bilang trade and investment partner sa ASEAN. Sa isang pahayag, sinabi ni Gota na napaka-positibo ng reaksyon ng European business leaders sa talumpati ni Pangulo Marcos sa C-Suite Luncheon kung saan nanawagan siya ng mas maraming investment sa Pilipinas, gayon din ang paghingi niya ng karagdagang suporta mula sa Europa sa climate issues. Sa kanyang talumpati, iginiit ang Pangulo ang kahalagahan ng papel ng EU-ASEAN Business Council sa pagsulong ng regional economic integration at post-pandemic economic recovery sa ASEAN. Sa kanyang bilateral meeting naman kay Czech Republic Prime Minister Peter Fiala, hiningi ng Pangulo ang tulong nito sa defense technology transfer. Sinabi ng Pangulo na ang technology transfer ay bahagi ng patuloy na pagsuporta ng kanyang administrasyon sa modernization program ng AFP. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos kay Prime Minister Mark Rutte ng Netherlands kung saan nagkasundo ang dalawang leader na palakasin pa ang kooperasyon sa defense at water management. Inimbitahan din ni Rutte si Pangulong Marcos na lumahok sa dalawang conference tungkol sa artificial intelligence at water management sa Netherlands sa 2023. Mahalagaan niya ang mga ito ayon sa Pangulo, particular na sa cybersecurity, gayon din sa kinakaharap na climate change kung saan Pilipinas ang isa sa pinakaapektadong bansa. Una nang sinuportahan ng Pangulo ang paglikha ng isang government body na mamamahala sa water resources sa bansa. Inihayag naman ni Spain President Pedro Sanchez Perez Castejon sa bilateral meeting nila ni Pangulo Marcos ang pagsuporta sa Pilipinas na itinuturing nilang priority country. Nangako ang Espanya na tutulong ito sa pagpapalakas ng dialogo, particular na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para maabot ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Mark Fetalco para sa Bayan.